Diretso ang lakad ko papuntang CR. Ni hindi ako lumingon pagkatapos ng titigan namin ni Hector. Napahawak ako sa tiyan ko habang nakatingin sa salamin. Parang may kung anong kumikiliti doon. Parang may hollow space na nilulukot. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Bahala na nga. It's just Hector. The man I hate so much. Mabilis kong binuksan ang pintuan para makalabas sa CR. Nakita kong nasa kabilang table si Hector kasama ang mga lalaking kaibigan. Nagtatawanan sila pero si Hector ay tulala at nakahalo-kip-kip. Nagulat ako nang tumungo si Oliver sa akin. Nandito din pala si Oliver. Bahagya ko siyang tinanguan pero hindi nagtagal ay bumaling ako kina Desire na ngayon ay mahinang naghahalakhakan. Ang gwapo niya talaga. Bulong ng dinagpapahalatang si Tara. Chiska. Hinila ako ni Desire. Hmm? Alam mo ba yung tumulong sa iyo sa pagtayo? Yun yung transfer student galing probinsya. Sobrang suplado pero ang gwapo. Anya. Yeah, right. Alam kong ganyan siya. Suplado siya nung una, pero kalaunan hindi na. Sabi ni Tara. Nakausap ko siya eh. Kinilig pa siya nang sinabi niya yon. Ano ba kayo? Huwag kayong palata. Utas ni Janine. Nakuha ni Janine ang buong atensyon ko kahit na si Hector naman talaga ang pinag-uusapan namin. Tinitigan ko siya. Nakita ko naman ang pag-urong ng titig niya. Nag-iwas siya ng tingin at namutla ulit. Tinaas ko ang kilay ko at bumaling sa nagsasalitang si Desire. Hector de la Merced, ang hat ng pangalan. Kinilig siya habang sinasabi niya yon. Hector, parang pornstar. Panira ko. Ngumiwi si Tara at Desire. Dino, ikaw talaga. Saway nila sa akin. Sa gilid ng mga mata ko ay kitang-kita ko ang paninitig na ginawa ni Hector sa akin. Kahit na ganon ay panay lang ang ngisi ko kina Desire. Habang nagkikwentuhan kami ay aliw na aliw ako sa paninitig ni Hector. Magdusa ka dyan. Sa oras na kausapin mo ako, masusuntok talaga kita. Nanggigigil na ang buong sistema ko. See? I know it. She's here. Narinig ko ang boses ni Kira. Dumating siya kasama ang iilang kaibigan kong modelo din noon. Matatangkad, gwapo, makikisig na dala ni Kira. Chiska, I missed you. Bati ni RG sabay patayo sa akin at yakap. Tumayo na rin si Nadisire, Tara at Janine. Nakipagbiso din ang bruwa sa ibang kasama naming models noon. Mabenta talaga si Janine sa mga male models dahil single siya. Pero hindi ko alam bakit single pa rin siya, gayong marami naman kaming kaibigang nagagwapuhan at single din. Iyon naman pala, nakatali ang gusto niya. I missed you too, RJ. Single ka daw? Pambungad ni Billy sa akin. Isang playful model na nasa agency ni Nakira. Ngumiwi ako. Oo, and very very available. Kinindatan ko siya. Narinig kong umalingaw-ngaw ang tawa ng isang preskong model na kilala ko rin. Brandon. Halos mapatili ako nang yakapin ko ang isa sa pinaka-close kong modelo. Kakalipat niya lang ng agency. Nasa kabilang agency kasi siya noon, pero hindi ko alam bakit napadpad siya dito sa kabila. See guys, sabay tawa ni Kira. Sa dagat ng mga male models ay nakita kong nakatayo at nakahalukip-kip si Hector. Mukha mo, tangina mo, hayop ka. Naiinis ako kasi kung makapag-react siya ay parang kanya pa rin ako pagkatapos ko siyang iniwan. Tinaas ko ang kilay ko at bumaling kay Kira. Oh, bakit? Napadaan kami dito tapos naisip kong pumasok kasi na-feel ko na nandito ka. Tumawa si Kira.
Oy, next week ah? Excuse me. Kumalabog ang puso ko nang narinig kong pinutol ni Hector ang pagsasalita ni Kira. I cannot believe it. I just can't. Tumikim ako at bumaling sa gilid sabay iling. Nagmumura na ako dito na parang tanga dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Yes? Namilog ang mata ni Kira nang bumaling siya kay Hector. Kinagat niya pa ang labi niya na parang natatakam habang nihihintofot siya. Nakatingin ng diretso si Hector sa akin. Kitang-kita ko ang pagbo-walk out ni Clark palabas ng fast food habang nangyayari ang lahat ng ito. Hector de la Merced, we meet again. Naglahad ng kamay si Kira ngunit di iyon pinansin ni Hector. Imbis ay bumaling lang siya sa akin. Pwede ba kitang makausap? Narinig ko ang buntong hininga ni Desiree, Tara at Janine. Bakit po? Tumatawang tanong ni Desiree. Kinagat ko ang labi ko at pinigilan ang sagot ni Hector. Okay. Sinigaw ko ang sagot nang sa ganon ay hindi siya magpaliwanag sa kanila. Excuse me lang, Kerr. Sa inyo din, boys. I'll be back. Kinindatan ko sila at dumiretso palabas ng fast food. Padabog akong nagmarcha hanggang parking lot. Nang nakalayo na ng husto, ay humalukip-kip ako, tinaas ang kilay at binalingan si Hector. What is it, Hector? Umamba siyang magsasalita pero hindi ko na napigilan ang bibig ko. Nanginginig ito habang binabara siya ng iba't ibang salita. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo sumingit sa usapan ng may usapan. Ayaw na kita sa buhay ko. Nakamove on ako kaya pwede ba? Huwag ka nang sumawsaw. Masaya na ako dito. Makinig ka. Okay lang naman eh. Okay lang naman na nandyan ka sa tabi. Pero wag na wag mo lang akong iistorbuhin sa buhay ko. Kasalanan ko ba nandito talaga ang mundo ko? Mabuti pa bumalik ka na lang sa Alegria. Since iyon naman talaga ang mundo mo, diba? Kasi nakakairita ka. Pwede bang makinig ka? Sigaw niya. Namilog ang mga mata ko. Anong karapatan mong utusan ako? Anong karapatan mong hingin sa akin yan na makinig ako? Dahil last time, ako ang di mo pinakinggan. Kaya mula ngayon. Oo, nagkamali ako. Ginulo niya ang buhok niya at agad bumalandra sa akin ang pagiging desperado niya. Nagkamali ako nang sinabi ko sa iyo lahat ng masasakit na salitang iyon. Pero gadamitsis ka. Naghahalikan kayo noon at sinabi niya pang ginagamit niyo lang ako. Hindi ba alam mo nang di kita ginagamit? Hindi ba naliwanagan na tayo? And for God's sake, it was just a kiss. Nakita mo ba yon? Tinulak ko si Clark noon, pero malakas siya. Ni hindi mo sinabing may ex ka. Ni hindi mo sinabing may ibang mga lalaki ka. Ex kasi past. Hector, wala na. Bakit pa natin yon pag-uusapan? Kung ang importante noon ay tayong dalawa. Mabilis ang hininga naming dalawa pero walang nagsalita. Tahimik at nagkatitigan lang kami. Puno ng galit ang puso ko. Galit sa taong nasa harap ko. Nagingit-ngit ako sa galit dahil bumuhos ang mga alaala ko nang nasa Alegria pa kami. Binigay ko ang sarili ko sa iyo. Nanlaki ang mga mata niya. Do you remember it, Hector? Tingin mo may matinong babaeng ibibigay ang sarili niya para lang sa titulo ng lupa? And I'm a freaking virgin. Hindi lang yung buong sarili ko ang binigay ko sa iyo, kundi ang pagkabirhin ko. Nagbadya ang maiinit na luha sa mga mata ko, pero pinigilan ko yon. No, Chiska. No. For the love of God, no. Do not effing cry. Chiska, galit ako sa iyo dahil buong akala ko, ginamit mo ako. Galit na galit ako kasi sinabi ni Aling Nina na narinig niya ang tiyalusi mong sinisiwalat habang namamalingki na kukunin mo sa bahay namin ang titulo nyo dahil mag-una tayo. Sa oras na pumasok ka sa kwarto ko ay makukuha mo yon. Nalaglag ang pangako. Hindi ako naniwala.
sigaw niyang nanginginig. Nakita ko ang kamay niyang nanginginig din. Tumungangal lang ako sa mukha niya. Hindi ako nagbigay ng ekspresyon. Now the excuse is going to take away the pain, Hector. Pero nung nakita kitang umalis ng bahay niyo pagkatapos kitang hinatid, kinabahan na ako. No, Chiska won't go anywhere without me. You selfish brat. Yes, so what if I'm selfish? Ha? I'm selfish dahil ayaw kitang mahawakan, matingnan o maisip man lang ng iba. This is insane. Pero nung nakita kong pumunta ka mismo sa gazebo, doon natin una yun ginawa. Parang kumalabog ang puso ko nang narinig kong pumiyok ang boses niya. No, damn, excuse is going to take away the pain. Tapos may lalaki kang kausap sa mismong gazebo, ah. I felt betrayed. Pero okay lang, di mo magagawa yan sa akin. Matapang pa rin ang boses niya kahit na bumuhos na ang kanyang luha. Habang nakikita ko siyang ganito, ay parang pinipiga at hinihiwa ng paunti-unti ang puso ko. Pinilit kong ikunot ang noo ko para mapigilan ang nagbabantang mga punyitang luha. Di mag-agawa ni Chiska sa akin. Mahal ako noon. Umiling siya at humikpi. Pero son of a bitch, nag-alikan kayo sa harapan ko at sinabi pa nung lalaki na magkabalikan na kayo. Humakbang siya palapit sa akin. Ha? Magkabalikan? Bakit? Naging kayo ba? I'm your first love. I'm your first everything. I'm the only man she'll ever love. Ako dapat Chiska. Hinawakan niya ang braso ko. Agad kong hinawi ang kamay niya at tinuro ko siya. At kilala niya pa ako, ah, at sinabi niya pang wala lang ako sa'yo, na alam niya ang lahat, na ginagamit mo lang ako. Don't you ever bring that up, Hector? Sigaw ko. Wala kang tiwala sa akin, ha? Pulang-pula ang kanyang ilong at punong-puno ang kanyang mga mata ng luha. Pagkatapos kong ibigay lahat sa'yo, wala ka pa ring tiwala sa akin? Tangina, Chase. Kung ikaw nasa mga paa ko noon. Kung ako nasa paa mo, aalis ako pero di kita tatawaging war. Di na merced. Tumahimik siya. Humakbang ako palapit sa kanya. Diretso at tagos ang tingin ko kahit na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Pinasadahan ko ng tingin ang bawat feature ng kanyang mukha. Namiss na miss ko na. Stop, Chiska. We are at war. Show no mercy. Hinding-hindi ko sasabihing experience lang yon. Sigaw ko. Pumikit siya at nakita ko ang pagdaloy ng luha galing sa kanyang mga mata. I'm sorry. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko. Hinawi ko ang mga kamay niya. I'm so sorry. Kinagat ko ang labi ko at hinawi ulit ang kanyang mga kamay na umamba na naman sa pagyakap sa akin. Hinding-hindi ko bibili ng Alps. Sigaw ko. Nanlaki ang mga mata niya. Nakita kong nanginig ang kanyang balikat dahil sa paghikbi. Binaliwala ko iyon. Kung pwede lang burahin ang kanyang mukha sa harap ko at kausapin lang siya nang di nakikita ng sa ganon, ay hindi ako mahabag ay matagal ko nang ginawa. Binuksan niya ang sasakyang nasa tabi ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang Jeep Commander pala itong nasa tabi ko. May kinuha siyang isang papel galing sa drawer. Nakatayo ako sa gilid ng sasakyan niya habang pinapanood siyang inaayos ang kanyang sarili bago humarap sa akin. Tangina ka! Ang kapal ng mukha mong umiyak sa harapan ko ngayon at magsor! Padabog niyang dinikit sa salamin ng sasakyan ang papel na kinuha. Kinulong niya ako sa kanyang mga braso. Nakahawak ang magkabilang kamay niya sa salamin ng sasakyan at ako ang nasa paggitan nito. Nakapikit ako dahil sa gulat sa ginawa niya. Bibilhin ko iyon at ipapangalan sa iyo, Chiska. Anya, tumigil ako sa paghinga nang narinig ko iyon. Ang daming bumuhos na tanong sa utak ko. Bakit? Para saan? Para makuha ulit ako? Peace offering? Well, it's too late, Hector. Too late.
Naranasan ko na lahat ng kabalbalang pwedeng maranasan sa alegria. At sa bawat pinagdaanan ko ay wala ka. At ito, pinakita niya sa akin ng isang papel. Binili ko ang bahay niyo at ipinangalan sa iyo. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. What? Tumango siya na parabang okay na ang lahat sa amin. Kinunot ko ang noo ko at inablot ang titulo sa kanyang kamay. Nakita ko doon ang kumpletong pangalan ko na nakapangalan nga sa titulo ng bahay. May bumili nun sa inyo, pero binili ko ulit kasi alam kong pag nalaman mong ako ang bibili, hindi ka papayag. Tinaas ko ang kilay ko. Like I said, nothing will melt my heart. Not his money, not his presence. Just nothing. Tinupi ko ang papel at itinago ko iyon sa likod ko. You said I'm alright, na mukha akong pira. Nakita kong bumuo ulit ang mga luha sa kanyang mga mata. Jeez, parang awa mo na. You said experience lang ako, diba? Nanginig ang boses ko. Hindi ko mapigilan ng pagkahabag kahit na galit pa rin ako. Chase, itigil na natin to. May kasalanan ako at pagbabayaran ko yon. You said right, di la merced. Pumikit siya. Kitang kita ko ang hinagpis sa mukha niyang walang kasing perpekto. Nakakatawa kasi namamangha pa rin ako sa mukha niya kahit nagalit ako. Ganon ba siya kagwapo at ganito ako kung makareact? Then guess what? I am... Ngumisi ako. Salamat sa bahay, ah. Medyo nanginig na naman ang boses ko. At huwag kang mag-alala. Experience ka lang din. Tinula ko siya. Nabigla ako nang halos matumba siya sa tula ko. Wala na talaga yata siyang lakas. Chase, please. Malibog ka eh. Sa sobrang kalibugan mo, dinamay mo pa ako. Pero okay lang. Winagayway ko ang titulo ng bahay namin. I have this. It's all worth it. Worth it ang ibigay sa iyo ang virginity ko. Para lang sa bahay. Para lang sa pera. Chiska, don't say that. Umiling ako at tinalikuran siya. Chiska, parang awa mo na. Please, mahal na mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, hindi kita makalimutan. Hindi ako lumingon. Chiska, please, I'm going to pay. What do you want? Paano mo ako mapapatawad? Paano kita mamahalin ngayon? Saktan mo ako. Please, Chase, parang awa mo na. Come back to me. All is fair in love and war. This is war, Hector. And you are going to pay for every pain I felt, for every tear I shed, for every memory you left. Mas mahal pa yun dito.